about the Holy Spirit, at ngayon po ay pag-uusapan po natin yung ginamit ng Bible na symbols of the Holy Spirit at ano yung implication na ito sa atin pong buhay bilang mga Kristiyano. John chapter 7. John chapter 7. Verse number 37. Okay, nakita niyo na po. John chapter 7, beginning from verse number 37. The Bible says, in the last day, that great day of the feast. By the way, yung last day na tinutukoy dito, hindi po yung last day, katapusan ng mundo. Ha? Yung katapusan po ng piyesta nung panahon po nila. Yung meron po silang celebration nung pagkakataon na ito. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come in unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Verse 39, but this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. So tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, kami po ay nagpupulit, nagpapasalamat po sa inyo sa umaga pong ito, na inyo po ay pinagkaloob, na kami po ay may pagkakataon na muli kaming makapag-aral ang inyo pong salita. Pagpalain nyo, Panginoon, ang mga salita nyo na amin pong binasa. Gabayan nyo po kami sa aming pag-aaral. Bigyan nyo po kami ng pangunawa. Maging nyo mga kapatiran po namin na nasa kanilang mga tahanan. Bigyan nyo po sila ng pangunawa upang amin pong maintindihan ang banal na Espiritu, Panginoon, at kung paano po siya magtrabaho sa amin pong buhay. Hinihiling ko rin po sa inyo ang patuloy nyo po na pagbibigay ng kalakasan sa amin pong pastor, kalakasan sa bawat isa, physically and spiritually. Patawad po sa lahat ng aming pagkakasala. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Okay, so sa account po na ito, sa binasa natin sa John chapter 7, meron pong naganap na feast. Alam niyo po, ang mga Hudyo po, sila po ay mga masasayahing tao. At ang Panginoon po ay nag-ordain sa kanila ng 7 kinds of festivals. Ano po, sa ngayon, sa modern Israel ay nadagdagan po yan ng isa, sapagkat yan po ay nadagdagan sila na naging festival nila yung commemoration ng kanila pong yung sa ano, sa Jewish Holocaust, yung tinatawag nilang Festival of Lights. But in the Bible, in the biblical times, 7 po yan na mga festivals nila na ipinagdiriwang nila yan all throughout the year. Now, isa sa mga festivals ang nangyari during dito po sa account na atin pong binasa. At dito po sa verse number 37, yung last day ng piyesta po na ito, yung pinakahuling araw ng piyesta po na ito, ang Panginoong Jesucristo po ay nagsalita doon po sa kanyang mga disciples or apostles, including doon sa mga tao na nakapaligid po sa kanya. Na ang sabi po ng Biblia po dito, sabi ni Kristo dito, kung sino man sa inyo ang nauuhaw, lumapit kayo sa akin, at uminom kayo mula sa akin, sapagkat sinasabi ng kasulatan, sino man ang lalapit sa akin at iinom mula sa akin, mula sa kanyang belly, mula sa kanyang kaibuturan ng kanya pong katawan, ay magkakaroon ng rivers of living water. Magpo-flow yung rivers of living water. Now, of course, ito po ay isang metaphor po ito. Isa po itong figure of speech. Pero hindi po ito nakuha ng mga taong nakikinig. Na ang nasa isipan po ng mga taong nakikinig, teka muna, gaano ba karami ang banga na dala-dala nitong tao na ito at kaya niyang painumin lahat ng mga taong nakapaligid dito sa piyesta? Eh wala naman kami nakikitang buhat na buhat-buhat niyang banga. Kasi ang lalagyan na ng tubig nila noon ay banga. At paanong mangyayari na kapag kami ay lumapit sa kanya at iinom mula sa kanya, mula sa aming katawan ay magkakaroon ng living waters, a rivers of living water. Alam nyo ba, during their time, that water is very important. Ang tubig po ay kayamanan sa kanila.
Even in the Old Testament times, alam nyo ba na ang bawat clan o ang pamilya ay nagpapatayan dahil lamang sa balon? Naaalala nyo po yung pagkakataon kay Abraham at saka yung sa mga herdsmen ni Abimelech? Na sila po ay nag-away-away sapagkat inaangkin nila yung balon. Sa amin to, hindi, sa amin ito. Ganon din naman yung nangyari doon sa Jacob's Well. You see, yung bawat mga tao na pupunta doon, iinom, and then inaangkin nila yung well. Bakit po? Ang well ay isang kayamanan, yung balon ay kayamanan, lalong-lalo na doon sa kanilang lugar na hindi naman ganun karami yung fresh water. Remember na, ang Israel ay nasa Middle East. So, hindi ganun karami na katulad dito sa atin na yung lugar natin, yung Pilipinas, ay kapuluan. Ibig sabihin, mga lupa na halos napapaligiran ng tubig. Sa kanila, hindi po ganun. Disyerto karamihan nung mga lugar sa kanila. Kaya nga po, pag sinabing tubig, pag ikaw ay merong lifetime supply ng tubig, wow, isa ka sa pinakamayamang tao. So sabi ng mga tao na to, o sabi ng Panginoon sa Kristo, ang invitation niya, lumapit kayo sa akin and you have to drink of me yung water na ibibigay ko sa inyo, sapagkat kapag uminom kayo ng tubig na ibibigay ko sa inyo, ay hindi na mawawala yung tubig na yan at magiging bukal yan at magiging ilog, a rivers of living water. Fresh, crystal clear na tubig mula yan sa iyong mula sa iyong belly, mula sa iyong tiyan, at hindi ka na mangangailangan pa. So ngayon yung tao, nag-iisip sila, ano ba sinasabi nitong tao na ito? Anong klaseng pananalitayan? But in verse number 39, inexplain din po ng Biblia kung ano po yung living water na tinutukoy po dito ng Panginoon. Verse 39, sabi ng Bible, "But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified." So ang sinasabi po pala ng Panginoong Jesucristo dito, sino man ang tatanggap sa Kanya, sino man ang mananampalataya sa Kanya, siya ay tatanggap ng banal na Espiritu, at yung banal na Espiritu ay parang isang tubig na mamumuhay sa Kanya, a living water, a fresh living water, at kailanman hindi na ito mauubos. The same, kung naaalala nyo po, the same metaphor or the same figure of speech na ginamit po ng Panginoon sa woman at the well. The Samaritan, naalala nyo yung Samaritan woman in John chapter 4? In John chapter 4 po, ay makikita po natin dyan na ang Panginoong Jesucristo po ay sinend out niya yung kanyang mga apostles na pumunta doon sa cities para mangaral ng salita ng Diyos, at the same time, para kumuha ng pagkain, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay napagod. So nagpahinga siya doon po sa isang well na yun po actually yung Jacob's Well. Ano po? Na yung location ng Jacob's Well ay nasa territory po ng Samaria. So Samaria is somewhere north ng Jerusalem. So nasa territory po ng Samaria. So nakaupo po doon ang Panginoong Jesucristo upang siya po ay magpahinga. Now, hindi na po natin babasahin yung account sapagkat alam kong nabasa niyo na yan, pero ikukwento ko na lamang po sa inyo just to save time. Okay. Now, according to their custom, of course, sa custom po ng mga Israelites, ay yung babae po ang nag-iigib. Yung babae ang kumukuha ng tubig, yung babae ang may dala-dala ng banga, at yung tubig ay ang kukunin nila doon sa balon or sa ilog para yun ang gagamitin nila sa anumang mga household chores po nila. So babae po ang nag-iigib. So meron pong lumapit na Samaritan woman doon po sa well. Ano po ang purpose niya? Para kumuha ng tubig. Samantalang ang Panginoon Jesucristo ay nandoon nakaupo sa balon at nagpapahinga. And then nagsalita po yung Panginoon Jesucristo, siya po yung nag-approach doon sa babae, na ang sabi ng Panginoon Jesucristo, "Pwede bang bigyan mo ako ng tubig?" Now, alam nung babae na ang Panginoon Jesucristo ay Jew at siya ay Samaritan. Now,
Just to make you understand, ang mga Hudyo ay hindi po sila nakikimingle sa mga Samaritan. Kahit na po yung anino ng mga Samaritano ay hindi po sila pwedeng madaanan. Alam niyo po kung bakit? Kapag meron pong dumaan na Samaritano at nadaanan po sila ng anino, sila po ay iku-consider na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Sila po ay kinagsi-self-quarantine. Grabe yung discrimination, ano? Anino pa lang yun. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano ay mga maruruming tao. Kaya po hindi sila nakikipag-usap sa kanila. Ganun po kataas yung tingin nila sa kanilang sarili because alam nila that they were chosen nation. So kaya ganun na lang kataas, ganun sila kayabang, ganun nila itaas yung kanilang sarili compared doon sa ibang mga race ng tao. So hindi sila nakikimingle, hindi sila nakikipag-usap, lalong ayaw nila na madaanan ng anino ng Samaritan. Okay, ng mga Samaritano. Pero ito ang pagkakataon. Ang Panginoong Jesucristo po, being a Jew, ay humihingi ng tubig mula sa isang Samaritan woman. Naunawaan niyo po yung ano, naintindihan niyo po yung sitwasyon. As if na parang, halimbawa, meron ditong isang tao na merong karamdaman na nakakahawa. Okay? Merong karamdaman na nakakahawa. Anong gagawin ko? Natural, bilang tao, ako po ay iiwas. Ganon din naman siya, iko-quarantine niya yung kanyang sarili para hindi rin po siya makahawa. Pero kakaiba po yung pagkakataon. Ang pagkakataon na ito, alam mo na nga na itong tao na to ay merong sakit na nakakahawa, lumapit pa siya at humingi pa siya ng tubig doon sa tao na yon. So kakaiba po yon. Samantalang dito po, example lamang po yun, illustration lamang po yun, pero sa pagkakataon po ng Panginoon Jesucristo, as far as their custom and law and tradition is concerned, pag tinignan po siya ng mga legalist or yung mga sabihin na natin na talagang by the book or word for word dun sa kanilang law, ay bawal po yung ginawa ng Panginoon. Bawal. Kaya nga anong sabi ngayon ng Samaritan woman? Sabi niya, teka muna, di ba Hudyo ka? Ikaw being a Jew, humihingi ka ng tubig sa akin na ako isang Samaritan? Sa ano sabi ngayon ni Kristo? Alam mo, babae, kung naiintindihan mo kung sino ako, ikaw ang hihingi ng tubig sa akin, at kapag ikaw ay binigyan ko ng tubig, yan tubig na yan ay magiging bukal sa iyong katawan at hindi na yan mawawala at kailanman hindi ka na mauuhaw. The same yung metaphor na ginamit ng Panginoon dito sa John chapter 7. Eh ngayon, sabi ng babae sa kanya, teka muna, saan ako makakakuha ng ganyang klaseng tubig? Para pag nakakuha ako ng ganyang klaseng tubig, hindi na ako mag-iigib. Oh, diba? Siya nga naman. Paano ka pa mag-iigib? Eh, meron ka ng source ng flowing water. Hindi na siya mag-iigib kasi ang nasa isipan niya ay literal. Pero ang tinutukoy ng Panginoon ay yung Holy Spirit. Now, isa sa mga symbol na ginamit po ng Bible pagdating po sa banal na Espiritu is water. Now, what is water for? Saan mo ba ginagamit yung water? Water is for washing. Water is for cleansing. Water is for refreshment. Okay? Now, sa Biblia po, napakarami pong bagay po dito or talata po dito na magsasabi that as far as washing is concerned, ginagamit po yung tubig. The universal agent for washing and for cleansing is none other than but water. At kapag ang tao po ay na-wash, siya po ay maki-cleanse. At kapag siya po ay na-cleanse, magkakaroon po siya ng refreshment sa kanya pong buhay. Now, tingnan niyo po yung sinabi po ng Biblia po dito. Na ang sabi po ng Biblia po dito po sa Job chapter 14. Tingnan niyo po yung magiging dulot kapag ang tao po ay
na wash, na cleanse, at the same time siya po ay na refresh. Okay? Sisimulan ko muna sa Job chapter 14 and then we will go sa Psalms 51. So sa Job chapter 14 in verse number 7 to 9. Okay, babasahin ko po. Sabi po ng Biblia po dito, tandaan nyo po, kapag ang tao po ay na-wash, na-cleanse, and then na-refresh, ito po yung mangyayari. For there is hope of a tree. Again, ito po ay poetry pa rin. Okay, poetry. For there is hope of a tree. If it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease. Though the root thereof wax old in the earth, and the stalk thereof die in the ground, yet through the scent of water it will bud and bring forth boughs like a plant. Now, explain ko po kung ano po yung sinasabi po dito ni Job. Sabi ni Job, yung isang puno ay mayroong pag-asa yan at hindi yan nawawala ng pag-asa. Bakit? Kahit na yung puno ay maputol, yung pinaka-trunk ng puno ay maputol, as long as yung kanyang root ay nakadikit doon sa ground, yung ugat ay nakakapit doon sa ground, ang kailangan lang niyan, ang sabi ni Job, is a sink of water. Ang kailangan lang niyan ay magkaroon ng tubig. At pag yan ay nakainom uli ng tubig, marirefresh yan. At kapag yan ay na-refresh, muling may tutubo na naman na panibagong mga bow dyan. May tutubo na naman na panibagong sanga. Now, what's the implication? Bilang Kristiyano po, tayo po ay merong Holy Spirit sa atin pong puso. At ang sabi ng Biblia, etong Holy Spirit na ito serves as a living water sa atin pong katawan. At ito po ang nagdidilig every time na parang katulad tayo ng puno na tayo po ay nakakut down, pero dahil meron tayong Holy Spirit, hindi nawawala yung hope. Hindi mawawala yung hope. Now, naalala nyo po yung sinabi dito ng atin pong pastor na ang sabi po ng nasa gobyerno, dumadami na yung case ng mga taong merong suicidal tendency. Dumadami na yung mga taong nagbibigti. Dumadami na yung taong na nagpapakamatay. Bakit? Because of depression. Because of stress. Because they think na itong pandemic na ito ay hindi na nila kaya at wala na silang pag-asa. But not for Christians. Remember that your body is a temple of the Holy Spirit. And the Holy Spirit is like a rivers of water flowing down through you. Na ang sabi po ng Biblia dito, sabi ni Job, ang ginamit na metaphor naman ni Job dito ay katulad ng isang puno. Sabi ni Job, okay, yung puno na yan, yung halaman na yan, putulin mo yan. But as long as yung kanyang ugat ay nakakapit doon sa soil, sa ground, ang kailangan lang yan ay scent of water. Pag yan ay nadiligan, tingnan nyo, mapapansin ninyo, bago na naman yan, mag-i-sprout na naman. Meron na namang fresh na sanga, na tutubo. Merong refreshment, di ba? Nakikita nyo po yan, yung kagandahan po ng banal na espiritu na nasa atin pong buhay. Kaya nga po, living water. Every time na tayo po ay sabihin na nating stress and distress and sa tingin natin, wala na tayong pag-asa. Well, let me tell you something. Tingin lamang po natin yan. Sapagkat kung totoo na ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu, there is always hope. There is always hope. Yun po yung kagandahan. That's the reason why the Holy Spirit was pictured as a comforter. Mamaya, madadaanan po natin yan. Yung implication ng pagiging comforter at ng pagiging advocate. But ito po yung sinasabi dito ni Job. Sabi ni Job, okay, katulad ka ng halaman. Eh kung yung puno nga, hindi nawawala ng pag-asa, yung tao pa kaya? Oh, yung puno, pinutol. Ginamit kung saan man yung trunk, yung pinakakatawan niya, kung saan man ginamit.
Kukonti na lang, siguro isa o dalawang dangkal na lang ang naiwan. Pero mga kapatid, yung ugat niya nakabaon pa rin sa lupa. I mean, nakakapit pa rin siya dun sa kanyang pundasyon. Kaya nga po, previously, sa atin pong pag-aaral, foundation in Christian life is very important. Yan po yung dahilan kung bakit po tayo bumabalik sa pag-aaral ng tinatawag nating fundamental doctrines. Para yung fundamental doctrines na yun, ano-ano po yun? Doctrine of salvation, doctrine of baptism, doctrine of Lord's Supper, doctrine of the church, doctrine of kung ano-ano mga basic na doctrine natin, upang yun po yung ating panghahawakan. Huwag ka lang aalis doon sa basic and fundamental doctrines. Huwag mo lang kalilimutan na sa ang katawan mo ay tirahan ng banal na espiritu, hindi ka mawawala ng pag-asa. Eh, sinabi na nga ni Job eh. Sabi na ni Job, oh, yung puno, sige, putulin mo yung puno. Pero kapag yan ay nadiligan, naulanan, tutubo uli yan. Nakapagtanim na kayo ng alugbate, di ba? Nakapagtanim na kayo ng kamoting baging? Subukan mo yung kamote, yung gumagapang, at saka yung alugbate. Talbusan mo yan ng talbusan. Napansin nyo ba? Habang tinatalbusan mo siya, lalo siyang lumalago. Kapag pinutulan mo siya ng talbos, akala natin mamamatay. Pero, isang araw, dalawang araw, pagkatapos mong talbusan, meron na namang umuusbong na maliit. Green na green na naman siya. And after 3 days, makikita mo lumalaki na siya. And after 4 days, makikita mo dalawa na sila. After 5 days, makikita mo tatlo na sila. At makikita mo yung bagong umuusbong na yon, mas green pa siya doon sa mga nauna. Nakita niyo po ba yan? That's the meaning of refreshment, refreshing. Alam niyo po ibig sabihin ng refreshing? To give new strength or energy. To reinvigorate. Yan po yung ibig sabihin ng refreshment. To give new strength and new energy. So kaya nga, yan po yung kagandahan sa ating mga Kristiyano eh. Naalala nyo po, ito example na rin as illustration, yung trail of blood. Ano po yung laging sinasabi dito sa pulpito? Sa lahat ng lugar, habang pinapatay nila yung mga Kristiyano, bawat patak ng dugo ng mga Kristiyano na kanilang pinapatay, umuusbong yung pag-ibig ng Diyos. May mga taong naliligtas. Yung isang Kristiyano na napatay, isang tao na napatay na Kristiyano, ang katumbas nun, merong lilitaw na 100. Sa 2 Kristiyanong napatay, may uusbong na 200. Diba? May mga bago. Yun po yung sinasabi ng Biblia na yung katulad ng banal na espiritu, after na ikaw ay ma-wash, and then you will be cleansed, and then you will be refreshed. Reinvigorate, new strength, new energy. Bago ka na naman, parang feeling bata ka na naman. Di ba? Pag ikaw yung sinabi, wow, na-refresh talaga ako. Ibig sabihin, excited ka na naman. Bago na naman yung lakas mo. Nangyayari nga sa atin yan sa mga mundong bagay eh. How much more sa spiritual? Di ba? Minsan pag tayo ay nai-encourage, pag yung nanood ka ng laban ni Pacquiao, abay feeling mo si Pacquiao ka na rin eh. Di ba? Pagkatapos mong parang naalala ko po yung lolo ko eh. Pag sila po ay nanonood ng mga pelikula ni Fernando po, Aba, pag naglaban po yan si Fernando po, tas yung mga kontrabida niya, sila Paquito Diaz, yung mga ganyan. Pag napanood niya yan, yung sila Lito Lapid, usong-uso noon yung kay Lito Lapid na yung baril niya pinaiikot-ikot sa daliri na ganyan. Tapos habang tumatakbo yung kabayo, nagtatago siya doon sa kabayo. Nakatagilid siya doon sa kabayo habang pumuputok. Tapos yung kapag dalawa na yung kalaban niya, isa na lang yung bala niya, abay yung baril niya itinatapat niya doon sa itak para pag binaril niya yung itak, nahahati yung kanyang bala, patay yung dalawang kalaban.
talagang abay, pag lumabas po yung tatay ko, yung lolo, ang feeling nila silito lapid din sila eh. Parang natatakot nga ho kami kasi baka ang tingin nila doon sa mga kapitbahay namin sila Paquito Diaz eh. Baka pagbabarilin nila eh. Bakit? Nandoon po yung refreshment, nandoon yung encouragement eh. How much more kung yung banal na espiritu na nasa atin, ay yung TV lang yun. Napapanood lang nila yun sa TV. Na yung TV pa namin noon, ginaganon-ganon pa. Anong channel? Channel 13. Kapag nawala na yung knob, kukuha ng plies. O, plies na. Tapos yung antena, dalawang antena na ganyan, igaganon-ganon mo. Tapos pagtapos ka ng manood, may cabinet yun. Sasara yung cabinet. O. Wala pang ano yan, walang color dyan, monochrome yun. Tapos hunchback pa yun, malaki pa yun, walang flat screen noon. Oh, di ba? Pero kapag nakapanood dyan, pambira. Oh, kapag nakapanood dyan ng boxing ni Ali, oh, habang nanonood dyan, sumusuntok din eh. Kaya huwag kang tatabi sa kanila pag nanonood ng boxing. Kawawa ka! Bakit po? Merong bagong energy. Merong bagong strength. Bakit? Nai-encourage doon sa pinapanood. Sa TV lang yon. How much more kung yung encouragement, yung living water ay nasa atin na? Naunawaan nyo po yung work na yan ng banal na espiritu as a symbol of water. Nare-refresh. Nare-refresh. Di ba? So kaya yun po yung ano, yun po yung maganda. Tingnan nyo po. So the Bible ay nagsasabi about the Holy Spirit that the Holy Spirit is like a water that washed us. Tignan po natin, Psalms 51. Babasahin ko po yun sa Psalms 51. In Psalms 51, verse number 2, ang sabi po ng Biblia, sabi po ni David dito, ito po yung pagkakataon na si David po ay nagkasala kay Bathsheba. I mean, adultery. Okay, in verse number 2, sabi po ni David, wash me truly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgression and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest and be clear when thou judgest. Verse 7, purge me with hyssop and I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow. Sino po ang pinapanalanginan ni David dito? Of course, yung God, yung Diyos. But as far as the work of the Holy Spirit is concerned, makikita nyo po dito yung trabaho ng banal na Espiritu to wash us and to cleanse us mula dun sa ating mga kasalanan. You see, tingnan nyo po, isa sa mga bagay na nagpapahirap sa Kristiyano, natural, yung kasalanan. Bakit po ang tao, I mean tayong lahat, bakit po dumadating sa atin yung punto ng kasalanan? O bakit po tayo nagkakasala? Okay? Of course, nandiyan po yung Diablo. Pero alam nyo po ba, madalas ang source ay yung ating bad attitudes. Yeah. Meron, lahat tayo mayroong attitude problem eh. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kayabangan sa buhay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pride sa buhay. Lahat tayo ay may, I don't know, kung anumang bagay yung ipinagmamalaki natin sa atin pong buhay. Alam nyo ba na ganyan din po ang character ng mga Israelites? Kaya nga po yung during yung tagpo ni Jesus Christ sa mga Samaritan, yung custom nila, hindi sila nakikimingle sa mga Samaritano. Bakit ako makikihalo dito sa mga Samaritano na ito? I am a member of a chosen tribe ng Panginoon. Tapos ito mga maruruming tao to, ba't ako makikisama? Napakatindi po ng racial discrimination. Anino lang. Kalain mo yan, anino lang. Pag sila ay nadaanan, iko-consider silang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Isang araw sila na iko-quarantine. Sapagkat sila ay marumi, para silang may ketong. Para silang may leprosy. Do you understand yung kwento sa Biblia na The Good Samaritan? Di ba? Naalala nyo ba yan? Na merong isang tao na kahandusay sa kalsada, dumaan yung Levites, iniwasan. Bakit?
Eh kasi nga ayaw niya ng responsibility. Dumaan yung priest, iniwasan. Ayaw niya ng responsibility. Bakit? Akala niya patay na yun eh. Eh yung mga priest, hindi sila pwedeng humawak ng patay. Whether patay na hayop o patay na tao, hindi sila pwedeng humawak. Ayon po sa kanilang custom kasi ituturing din silang marumi, kaya iniwasan niya. Pero may dumaan na isang Samaritano. Yung tao na kinamumuhian ng mga Hudyo, yun yung tao na tumulong doon sa Hudyo nung siya ay nangangailangan. Which is very familiar sa atin hanggang sa ngayon. Na kung minsan, kung sino yung taong kinaaasara natin, hindi natin alam bukas nung tayo nangailangan, siya pala yung tutulong sa atin. Diba? Kaya nga po merong cleansing because we have iniquities. We have meron tayong mga bad attitudes. Meron tayong yung pag-uugali natin ay hindi natin nababantayan. May mga pag-uugali tayo na tayo po ay hindi maayos sa harapan ng Panginoon. So kaya kinakailangan ng washing. Pagkatapos ma-wash, natural, cleanse ka na. Nakakalungkot naman kung pagkatapos mo maglaba, marumi pa rin yung nilabhan mo. Di ba? Kinusot mo ng lahat kasi hindi makuha ng washing machine, kinusot mo ng lahat, gas-gas na yung daliri mo, dito na, dahil masakit na yung daliri mo, dito mo na kinukusot. Gas-gas na rin to. Hanggang umabot na dito, dito ka na magkusot. Kasi puro sugat-sugat na yan. And then, hindi pa rin natatanggal yung dumi. Pero alam nyo po, sa Biblia po, ang sabi ng Biblia, one time, washing, one time, cleansing, and then every day, refreshment. Naunawaan nyo po, kaya napakabuti po ng Panginoon po sa atin eh. O kaya, salamat po sa Panginoon na meron po tayong banal na Espiritu. It flows like a rivers of flowing water sa buhay po natin. It serves as yung washing, cleansing, and refreshment po sa atin. Now, another symbol is a promise. The spirit of promise. Ano po? Sa Biblia po, in John chapter 14, makikita po natin, alam nyo po, tayo po mga tao, mahilig po tayong mangako eh. Minsan yung pangako natin ay hindi totoo, minsan naman tinutupad natin. No, but ang kagandahan po sa Panginoon, pag ang Panginoon po nangako, sisiguraduhin po niyang gagawin po niya yan. Maaaring hindi sa oras na ating inaasahan, pero tiyak na gagawin po niya yan, yung kanyang pangako. Now in John chapter 14, in verse number 16 and 17, ang sabi ng Biblia, "And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you." Ano po yung promise na pinapangako po dito ng Panginoon? Walang iba kundi po yung pagdating ng banal na Espiritu. I mean, the Holy Spirit na ibibigay sa bawat tao po na tatanggap or mananampalataya sa Panginoon. Ano po yung tinutukoy po niya ditong promise? A promise is a declaration of an assurance that one would do a particular thing or that a particular thing will happen. That is a promise. It is a declaration na yung isang bagay ay mangyayari. It is an assurance that a particular thing will happen. Yan po yung pangako. Now, at sino po yung nangako? Natural, wala pong iba kundi po ang Diyos. So, siguradong ito po ay mangyayari. Sapagkat hindi po pwedeng magsinungaling ang Panginoon. Now, ano po yung mga pangako po dito? Una po, darating yung tinatawag na Comforter. Alam niyo po, tayo bilang pag tinignan po natin itong word na ito ng Comforter, ay mas naiintindihan po natin yung word na Comforter kapag tayo po ay nasa gitna ng pagsubok. Kapag meron kang problema, if you are in trouble, if you have pain, or maybe you are in the midst of, sabihin na nating lowest ebb ng iyong buhay, and then merong mag tatap ng balikat mo, kaya mo yan.
So yun yung itinuturing nating comforter. Di ba? But alam niyo po ba, meron pa pong isang ibig sabihin pa yung word na comforter or yung tinatawag nating parakletos. The word parakletos sa Greek ay isang linya po yan, no? Isa sa mga ibig sabihin niyan ay nanggaling po sa Latin word na fortis. F-O-R-T-I-S. Fortis. Latin po yun. Latin word na fortis. Ano po ang ibig sabihin ng word na fortis? The word fortis means brave. Brave. Matapang. Courageous. Now, ano pong implication yan? A comforter or a fortis, sa paningin po yan ng mga, in a Latin world, okay? Yung fortis or yung comforter was someone who enabled some discouraged creature to be brave. Okay, ano pong ibig sabihin? Pag sinabi pong comforter, pag sinabi pong fortis, ito po yung isang tao na ini-encourage niya yung kapwa niya, na yung kapwa niya ay discouraged. Ini-encourage niya ito para siya ay maging matapang. Okay, nasusundan niyo po. Okay? Now, isa pa po sa character ng promise na ito, as far as the Holy Spirit is concerned, is yung word na advocate. Pagsasamahin ko na po ito. Yung word na advocate. Now, literally, advocate is a legal term. Nabanggit na po yan dito sa pag-aaral natin. Ang isa sa pinakakilala na termino na ginagamit natin pagdating sa advocate ay attorney. Yan, di ba? Bakit? Siya yung nagdidepensa sa'yo. Ayan, advocate. But the word advocate, okay, pag tinignan nyo po yung, nakalimutan ko yung etymology, yung origin ng word na yan, okay, nanggaling po yan sa isang word na ang ibig sabihin is a friend or a companion who came alongside a person to speak up for them when he or she was accused. Sa madaling salita, ang ibig sabihin po niyan is a spokesperson. Kaya katulad ng ginagawa ng attorney, di ba? Yung attorney ang nagsasalita para doon sa kanyang kliyente. But in this particular event sa account na ito, pag sinabing advocate, it means a friend. It means a companion. It means a person alongside with you, kasama mo, na sa tuwing sa panahon na hindi mo kayang ipagtanggol yung sarili mo at hindi mo kayang magsalita, siya ang magsasalita para sa'yo. What's the purpose? Para mabigyan ka ng tapang, para ikaw ay muling ma-encourage. So the word comforter and advocate ay halos magkasama po yan. At tumutukoy yan sa isang persona, yung tinatawag po natin na Holy Spirit. Okay? So sa madaling salita, ito pong pangako na ito, nabibigyan tayo ng Panginoon ng tinatawag na comforter, which means a person that can make you brave, that can make you sabihin na natin na magpapalakas ng loob mo. Yan, magbibigay sa iyo ng push para gawin mo yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya. Pero by the grace of God, magagawa mo pala. Bakit? Merong nag-i-encourage sa iyo eh. Merong nagpo-push sa iyo. Alam niyo ba na ipinangako yan ng Panginoon sa atin? At natanggap na po natin yung pangako na yan. That's the very reason why dinala ko po itong Sunday school na ito, sapagkat sinabi nga dito ng ating pastor, maraming distress. Maraming taong discouraged. At nakakalungkot naman kapag ang nabalitaan natin ay Kristiyano nagbigti. Isang Kristiyano nagbigti. Bakit nagbigti? Hindi pinapasok sa gate. Nakakalungkot naman.
Di ba? Ay, napakababaw naman ang dahilan. Ipinantay mo lang yung buhay mo sa gate, sa mga gwardya. Oh. Discourage. Isang Kristiyano, discourage. Anong ginawa? Nagpakamatay. Discourage. Samantalang, mga kapatid, meron ang ipinangako ang Diyos sa atin na meron na tayong rivers of flowing water within us na mag-i-encourage sa atin every time that we are down, na mag-alongside with us, kasama natin, na sa pagkakataon na hindi natin kayang magsalita, siya ang magsasalita para sa atin. Diba? Kaya nga napakaganda po ng trabaho po na ito ng banal na espiritu. Now, may babasahin po akong verse in Luke chapter 12. Just to justify, ito pong trabaho na ito ng banal na espiritu as a symbol of water and a promise. In Luke chapter 12, verse number 11, ang sabi po ng Panginoon, "And when they bring you unto the synagogues, and unto magistrates, and powers, take ye no thought how or what thing ye shall answer or what ye shall say. Bakit? For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say." Yung Holy Spirit ang magtuturo sa iyo kung ano yung sasabihin mo. Bakit? He is a person alongside with you na magsasalita sa panahon na hindi mo kayang magsalita. You understand the encouragement, mga kapatid? Yes, we're weak. As human being, we are weak. We are prone to any wavering circumstances sa buhay natin. Even our faith sometimes ay wavering. Nagpa-fluctuate yung atin pong pananampalataya. Pero salamat sa Panginoon, every time that we are discouraged, merong nag-i-encourage. Every time na hindi natin kayang magsalita, merong magsasalita para sa atin. Why? There is a river of flowing water within us na kailanman hindi yan mawawala. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ka na mauuhaw. Bakit? Meron ng bukal sa iyong puso, sa iyong pagkatao, by the person of the Holy Spirit. Na yaan ang magwawash, na yaan ang magki-cleanse, at yaan ang magre-refresh sa iyo. To give you a new strength and a new energy to walk on in the midst of this troubled world. Ah, di ba? Kaya nga, totoo yung sinabi ng mga nasa gobyerno, ang kailangan ay preachers, hindi politicians. Ang kailangan ay salita ng Diyos. Hindi yung mga politicians na magaling lang magsalita. Maraming tao ang distress, maraming tao ang discouraged, kasi may pandemic, hindi nasusolusyonan yung pandemic, maraming namamatay na frontliners, maraming walang trabaho, maraming walang nakakain, maraming mga tao ang hindi makauwi sa kanilang mga tahanan, nauubos yung kanilang pera, yung iba naman maraming pera pero hindi makabili. The world is discouraged. Ginawa na ng mga politicians lahat ng kanilang magagawa, no avail. Tinawagan na nila lahat ng mga matatalino sa mundo, walang nangyari. Na-realize nila ang kailangan, pastors. Bakit? Ang pastor ang may daladala ng salita ng Diyos. Kaya lang hindi pa rin nila matanggap na i-open yung church. Yun po yung problema . Alam natin yung solusyon, pero hindi magawa yung solusyon. Bakit may pumipigil? Mga kapatid, tayo po bilang Kristiyano, change must begin from within. Kung hindi po nila kayang magbago, by the grace of God, magsimula na po sa atin yung pagbabago. Kung maraming Kristiyano o maraming tao ang distress at nagpapakamatay sa labas, huwag naman sana tayo. Nakakalungkot naman. Yes, na-discourage tayo, pero tandaan po natin, in every one discouragement, there is always 1,001 encouragement.
bakit ka magdudwell sa discouragement? Okay? I hope na kayo po ay natuto mula po sa atin pong Sunday School. Let's all stand up please. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa patuloy niyo pong pagbibigay po sa amin ng kalayaan sa pangangaral niyo pong salita, pakikinig ng inyo pong salita. Salamat sa mga bagay po na amin pong natutunan ngayon pong umaga. Pagpalain niyo po ito sa amin pong mga puso na kung saan yung banal na espiritu ay patuloy at malayang gumalaw sa amin pong buhay na magsilbing living water at promise na natupad sa amin pong buhay. Salamat po sa lahat ng inyo pong pagpapala sa amin. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.